daw planong mag-sorry si Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa Senate Media matapos ang pahayag niya kahapon na may namigay di umano ng pera para i-cover ang press conference ni SPO3 Las Cañas, bagay na hindi kinatuwa ng Senate Press Corps. Pero tila hindi lang sa Senate Media nagkakaproblema si Andanar. May report si Joseph Moro. Nanindigan si Presidential Communications Secretary Martin Andanar, hindi siya magsusorry sa Senate Media. Kahapon, binati ko siya ng Senate Media matapos niyang sabihin na may binigyan ng $1,000 sa mga reporter na nag-cover kahapon sa press conference ni dating SPO3 Arthur Lascana sa Senado. Sabi ni Andanar, wala raw siyang sinabing may tumanggap ng pera. Wala rin daw siyang pinangalan ng taga-media. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. No apologies are forthcoming from your side? I already gave my statement yesterday and that's my statement. Pero hindi lamang sa Senate Media tila nagkakaproblema si Andanar. Nakasagutan niya kanina sa press briefing sa Malacañang Press Corps or MPC ang isang reporter ng pahalagang Philippine Daily Inquirer na si Marlon Ramos. Sabi kasi ni Andanar, may intelligence information daw siya na konektado ang pera sa Senado sa mga pinaplanong pagkilos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na isasabay raw sa pagunita ng 31st anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Natanong si Andanar saan galing ang kanyang intelligence information, gayong itinanggi na ng Security Advisor Jimenez Esperon at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang destabilization plot laban kay Duterte. Alam mo kasi Marlon, siguro merong mga reports na hindi po nakakarating sa lahat. Muling tanong ni Ramos, may alam daw ba si Andanar na hindi alam ng dalawang security officials ng bansa? Huwag mo kaming pagsabungin, Marlon. Huwag mo sabihin, because again, you will write something and you say, na ito sabi ni Andanar, walang ganon. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Kaya sir, hindi ko kayo pinagsasabong sir, I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas Marlon eh. Walang ganyanan. Hindi naman po. Okay, thank you, galing Mark. Galing kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post on social media? That's my personal. Oh, exactly. Okay. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Naawat naman ang dalawa sa huli, nagkamay si Andanar at Ramos. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na impormasyong gaya na sinasabi ni Andanar na planong pagpaparasi kay Pangulong Duterte. Destabilization, we have not monitored anything. The whole Armed Forces is solid behind the Constitution and the President. They are trying to paint a bad scenario. Remember that the February People Power Revolution is part of the legacy of the Filipino people, di ba? So, dapat hindi natin titignan yon na nagawa ng isang sector versus another sector. That not even as a military undertaking or police undertaking. Joseph Morong, GMA News.